again, again, again. All right, great day, great day. Isang mapagpala at mapagpalayang gabi sa ating lahat sa ngalan, no, ng lahat ng miyembro ng JCI sa buong Pilipinas. Happy National Women's Month sa lahat ng Kababaihan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Welcome sa Musika Babaihan online concert, a night of songs, poetry, and advocacy brought to you by JCI General Santos Windstar. Magandang Jensen, ako po si Papa Lem, Harlem Jude Pendolino, ang 2022 President ng JCI General Santos Windstar, Executive Director ng Voice of the Youth Network, Entertainment Department Head ng CVAP's Creative Singers at Certified Voice Mentor ng Certified Voice Artist Program. Yes! Magandang gabi, Pres Lem, at magandang gabi sa lahat ng ating mga manonood. Ngayong gabi, matutunghayan natin sa Musika Babaihan ang iba't ibang pagtatanghal mula sa mga empowered Filipinas, papakantahan man, tulaan, at pagbabahagi ng advokasya. Great day, everyone! Ako po si Maha Sanchez, Certified Voice Artist, and I believe that the empowered woman is powerful beyond measure and beautiful beyond description. Ang Maha Limuya, Maha Dera ng Certified Voice Artist Program. Ayun! Grabe naman yun! Great day, mga kababayan! At kababaihan all over the Philippines, it is definitely a night of information, inspiration, empowerment, and celebration para sa lahat ng mga babae ngayong kulminasyon ng National Women's Month 2022 na may temang Agenda ng Kababaihan Tungo sa Kaunlaran. We make change work for women. Kaya nga naman, Musika Babaihan online concert by JCI General Santos Twin Star is co-hosted by JCI Panabo, JCI Cotabato, and JCI Tacurong, Kampilan. So shout out din sa mga brothers and sisters natin sa JCI. Hello, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre na nasa comment section natin ngayon. Magandang gabi. Ako po si John Anthony Kabuga, Tito Jack ang The Voice. Ayan. Medyo nag... Nawala ba si Tito Jack o ako lang? Andyan ka pa ba, Tito Jack? Ah, okay. Nawala nga. Okay. Nag-stack lang siya. Okay. So, ayan. Magandang gabi, ha? Alright. So, sige. Hintayin na lang natin siya maya-maya lamang. Zia! Yes! Magandang gabi, Papa Jack! Papa Lem at Maha, great evening sa ating online audiences. I-hashtag nyo na sa inyo mga comments ang hashtag Musika Babaihan para mag-umapaw ang puwersa ng kababaihan ngayong gabi sa amang panig ng Pilipinas. Ako po ay si Grazia Esther Salazar Bautista, also known as the Zialchi Voice, at naniniwala ako sa kasabihang women make change. Change that means compassionate and harmonized actions and network for gender equity, na ang kaya namang kalalakihan ay kaya din ng mga kababaihan. We also acknowledge our partners for this event, Voice of the Youth Network, or VOTY, Family Planning Organization of the Philippines, or FPOP, SOCCSARGEN Chapter, Certified Voice Artist Program, CVAP, Creative Singers, Songspell Philippines, and Youth Affairs and Development Office, YADO, of General Santos City. Yon! Great day, ha, sa inyong mga nasa comment section ngayon. Nako, tuloy-tuloy lang. O, habang wala pa si Papa Jack. Si Tito Jack pala, iba pala yung Papa Jack. Ayan, ha, tuloy-tuloy lang. I-hashtag yun na ang Musika Babaihan. Yan, shoutout sa inyong lahat dyan. And again, Happy National Women's Month, ha. 2022 from JCI General Santos Twin Star. Siyempre, kasama sina Jack at Maha. Oo, Team Jack Ma. Oh, taray, di ba? Ito ang Team Jack Ma. Pero kung may Team Jack Ma, Grazia, ngayon din. Si Jack. Kung yes. Babalik si Jack, ay Team Jack Ma talaga. And
Kung may Team Jack Ma, syempre, hindi kami papatato, no? Patatalo. Ano ba? Ni Grazia. Na ngayon din natin yes. ilo-launch ang bagong team up hosting namin. Ang tambalan ni na Papa Lem at Grazia. O ang Team Lem and Graz. Oh, di ba? Oh, nga ang susing yan. Oo, tanglad. Charot. Ayan, in line with the celebration, magsama-sama tayo ngayong gabi from 7:30 p.m. hanggang alas 10 ng gabi para sa Musika Babaihan, a night of songs, poetry, and advocacy live na live sa JCI General Santos Twin Star Facebook page, Voice of the Youth Network Facebook page, at sa PapaLemTV official YouTube channel. Alright, let's be informed on women's rights from youth and women advocates. Be inspired by success stories of courageous women who have won difficult battles. Be empowered on different topics related to women empowerment through spoken poetry performances, and celebrate the Kababaihan spirit with musika from various performers. Hindi lang sa Gensan, hindi lang sa Southern Mindanao, hindi lang buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang galing, di ba? Ginutom ako sa Lem and Grass, sabi ni Bunny Bandibas. Oo, di ba? Sorry naman. Okay, again, Musika Babaihan is co-presented by JCI Tacurong, Kampilan, JCI Panabo, JCI Cotabato. Inform her, inspire her, empower her, and celebrate her. On behalf of JCI General Santos Twin Star, ha, let's begin the show so we can LEM Papa Lem, lead, empower, and make the move. Alright! Okay, magbasa-basa tayo ng mga comments muna bago natin painitin yes. ang ating performances ngayong gabi. Maha, let's go! Ayan! At mukhang may nagbabalik ni eh. Ma'am Janet, what happened, Papa Jack? Hello! Welcome back! Are you dito na me? Naman yun. Sinabi ko lang na nagliliyab, nag-aapoy. Bigla akong nawala. Nagliliyab ang internet. Gusto mo yan. Saan na ba tayo? Yan. Saan na ako nawala? Hello, hello. Nandito na nga tayo. Ayan, napakaraming hashtag. Shout out muna natin pala. Oh, hashtag Musika Babaihan. Oo. Yan, yes, RDP Lester, hello. Yan. Yan o, meron pa itong mga pa-team dito ha. Team Jackma, Team Lemongrass. Lemongrass, yes. Natalo ang Team Jackma sa Team Lemongrass talaga naman. Ayan. Sorry naman. Nalaglag yung isang membro ng Jackma. Oo, syempre sasaluhin yan. Sasaluhin naman yan ng Lemongrass. So, isang team naman tayo dito. Pero baka mag-trending yan, ha? O, alam nyo na, ha? I-hashtag nyo yan. Hindi lang Musika Babaihan. At huwag ka rin naman mag-alala, Papa Lem. Kung malaglag man si Ma'am si Grazia, andito pa rin ang Jack Ma for you. Oo nga. Haluhan yan. Umuulan kasi sa buong Pilipinas. Kaya, ganun. Okay, sige, patuloy tayo sa comment section. Baka magtampo ang mga kababayan. Go, go, go. Ayan, actually, tad-tad tayo ng mga hashtag Musika Babaihan. Hashtag Marjon. Team Jackma. Yan, Marjon. Hashtag Team Lemongrass. Ayan, halos yan ang ating mga comments. Ito, mula kay Ma'am Cheetahs Real or Real. More power. Yan. Musika Babaihan. Yes. At syempre, maganda dito, mga ka-team. Yan. Ka-team Musika Babaihan. Oy! Hindi lang tayo napapanood, di ba? Oh, inanunood si Sir Choi. Sir hello, Choi! Hello, Sir Choi! Great Ating boy. 2018 na president ng JCI Makati. Yes. And syempre, Voice of the Youth Network and founder ng Certified Voice Artist Program. Of course. Yeah. Okay. Shout out daw, sabi ni Miss Darlene Joy Salazar, sa Royals ng JCI Southern Mindanao Batch Synergy. Yan. Yan. President Darlene Joy Salazar ng Tacurong Kampilan, shout out sa iyo. Hello. Ayan. Daming hashtag iba. Maraming hashtag. Ano ba yung mga hashtag dyan, Ma? Inspire her, empower her, celebrate her, musika. Babaihan. Babaihan. Ay, hello, hello. May nakita and din ako dito from VOTY. Ayan o, yes, JCI Makati. Thank you po. JCI Makati supports. JCI Makati supports. Thank you. Thank you. Yeah. Hello, oy, syempre, andito yung kasamahan natin sa Voice of the Youth. Voice of the Youth Network.
And Managing Director Brian D. Perez. Hello, Sir Brian. Mag-ano pa tayo ng dalawa pa? At magsisimula na tayo sa ating show. Yes! Okay. Sino pa dyan? Chemay. Hello! Pa-shoutout naman po sa CVAP Batch 12 voice mates ko. Ayan. Hello guys, Gemma. And Jean Lawrence. Hello. Okay. Yan. Dami pa rin, no? Okay na tayo. Okay, pagpatuloy niya yan. No? Magandang gawain yan sa buhay. Huwag kalimutan na mag-like, share. Okay. Yes, see, share the live. Share the live and comment lang ng comment tungkol sa ating mga performances. All right, grabe naman yon, palakpakan naman natin. Yes, grabe naman ang performance na yon mula kay Mikey Cyrus Dulay. Parang pang production number, grand production number. Ano kayo masasabi ng ating mga manonood dyan? Yes, let's see. Ano ang ating... Yes, from JCI General Santos Twin Star, go Mikey Dulay. Go Mikey Dulay. Ang daming mga fans, no? At nakikita mo talaga pag... 'di ba? Concert na concert yung dating. Correct. Grabe 'yon. Isang napaka-energetic performance talaga naman. Talagang nakakonekta doon yung sinabi ko na nagliliyab at naglalagablab yung entablado doon kanina. Umuusok pa, 'di ba? Oh. Grabe. Nakita mo 'yon. Umpisa pa lang 'yan, ha. At watching from KNCHS. Yan si Laika Patani Villegas. Thank you for watching, Laika. Yan, pakishare sa inyong mga kaklase dyan o mga kasamahan sa Corondale National Comprehensive High School. Meron pa, Ma. Meron pa dito. Yes, from Sir Christian Buenaflor. Aabangan na namin cover mo niyan, PapaLem. O, PapaLem. Ayan. Meron pala. Meron ka palang pasurprisa dyan, ha? Yes, ayan. At umantabay lang tayo, ha? Dahil marami pa tayong naka-prepare na mga presentations. No, hindi lang yan. Umpisa pa lang. Dahil ang susunod nating performer, yes, Ma, ang susunod nating performer ay isang certified voice artist na kilala sa voice brand na Sparkling Voice. Wow! Yes, that's right. And also a graduating fourth-year communication student. Isa rin siyang student leader sa University of San Jose Recoletos bilang isang Supreme Student Council Officer. At ang pinakamatindi, former tawag ng tanghalan contender sa year 2018 at CSAPE orator champion ng 2018 and 2019. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, ladies and gentlemen, to perform a song entitled Scars to Your Beautiful. Here is Champagne Thea Cabido. Ayan! Hello! Ayan! Nagbabalik ang Jack Ma. Yes! Nagbabalik ang Jack Ma. Grabe naman yun. Ako naman. Ang dami yung ating mapanood. Ang aking brain cells ay gumana habang ako ay nanonood. At talaga namang ninanamnam ko ang bawat words. Talagang nag-set ng mood ka agad eh, di ba? Correct. Oo, di ba? Yes, sabi ni Miss Yvonne Ragasa, Ma'am Bella, I love you. Ganun, bakit may paiga? Yes. With maraming exclamation point. Yes. At from Ma'am Mary Divine Escleto. Yes, Ma'am Bella. Na may kasamang papuso. Yun. Thank you, Ma'am Mary Divine. At sabi, OMG, Ma'am Bella. Yan, ang daming mga supporters, no? Hindi lang talaga tayo napapanood sa isang tawag nito. Sa platform, but we are, di ba, live also sa live. YouTube. Mm-hmm. Watching hashtag Musika Babaihan all the way from Metro Manila. Kay Navi Garcia. Ayan, patuloy lang ang pagtutok dahil maliban
sa pagpupugay natin sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kanta at mga tulang orihinal na itinanghal ng iba't ibang talentadong mga kababaihan sa ating selebrasyon ngayong taon. Makakasama din natin ang apat na mga panauhin para ibigay ang kanilang mga istorya upang magbigay inspirasyon sa lahat ng kababaihan. Yes, tama ka dyan, Tito Jack. At para sa ating unang panauhin, siya ay isang 22-year-old stage 4 cancer amputee fighter. But in spite of that, siya ay isa ring small business owner at vlogger. Ayan, ladies and gentlemen, help me welcome sa ating screens, live the live, Miss Jubel Ann Pontaoy. Yes! Ayan, hello, great day, Miss Jubel. Great. Hi, magandang gabi, Miss Jubel. Hello. Thank you so much, JCI General Santos Twin Star, for having me. Ayan, pwede ba, Miss Jubel, gusto mo nang batiin yung ating mga manonood dyan? Ay, hello sa mga manonood, mga kababaihan, kalalakihan, at kahit anong estado ng buhay, magandang gabi sa inyong lahat. Saang lupalapan kayo ng Pilipinas ngayon? Ayan, grabe, kasi ganda ng gabi. Kasi ganda ng gabi, ang kagandahan ni Miss Jubel. Ako ay na-starstruck. Grabe. Totoo yan. Totoo yan, walang kupas. 'Di ba? At yung energy ni Miss Jubel ngayon, 'di ba? Talagang isang pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan. Kaya nga wag na nating patagalin pa. Alam kong excited na excited din si Miss Jubel para sa ating mga katanungan. Syempre, meron tayong mga kantahan, meron tayong mga tula. Huwag kalimutan yung kwentuhan, napaka-importante kasi kapupulutan ng aral 'yan. Mm-hmm. Yes, at totoo. Dahil diyan, Miss Ma, para sa unang katanungan, Ms. Jubel, I think you are already ready. Ito na nga yung ating unang katanungan. Maaari mo bang ibahagi ngayon sa amin ang mga pinagdadaanan mo o pinagdaanan mo sa buhay? At paano mo ito napagtagumpayan? First of all, Tito Jack, I think hindi ko pa masasabi na I already succeed in life. Because as a kid, I am not really like a normal kid. Hindi po ako tulad ng ordinaryong bata na tumatakbo, like palaro, ganon. Kasi when I was in grade 2, nakaluhod po ako sa kanal. And then it started na noong grade 3, hindi ko na pumabend or ma-straight yung aking tuhod. And yung aking paglalakad ko ay paika-ika po. Kaya hindi po ako tulad ng normal na bata. And in that kind of state, I received a lot of discriminations. I received a lot of, alam mo yon, when people see that there's something different with you, they're gonna see different from you. They're gonna, you know, they're not gonna give you the equality or the chance like any other child would have. And when I was in grade 4, grade 5, grade 6, and grade 7, and so on, I am just lucky to have a family and friends na sumusuporta. Yung pinapa-feel ka na you belong in a community where you must be loved, where you must be cared and understood, which is every child must experience right nowadays. So to make everything short, actually, I have a lot of experiences na dito sa akin journey, but I had 4 surgeries. First was 2013, that was still meniscal cyst. I undergo 3 bone development injections kasi yung tuhod ko po sa x-ray, it sobrang malapit po siya. Maybe that's the reason why I cannot bend it, because supposed to be there should be a space in between para mag-bend po. Kaya, and then sa CT scan, parang nangat-ngat po siya. It's not really like the normal or the shiny one. And that's why I had to undergo the 3 bone injections. So walang anesthesia or something. Yung mafe-feel mo talaga, ini-inject yung buto mo. And then I had to undergo physical treatment para mabalik yung movement ng aking tuhod. But then again, after a year, hindi po yata, it the things doesn't really go well. And na-stop po kami noon. And then I was in grade 2016, nag-opera po ulit kami. 2016? Wait, then. Oh, anyway, it was 2016. I had
another operation and I was diagnosed with synovial sarcoma. It was a soft tissue cancer. It is rare. And then I need to undergo 33 radiotherapy sessions every day. Bali po yung side effects noon, parang nasusunog yung balat nyo. Hindi po ako noon makalakad ng maayos. Ginagapan ko lang yung CR. Tapos I just take pain relievers just to get through my day. And then 2019, sadly, nag-recurrence po yung aking cancer. I was supposed to be, I was second year, first sem at that time. I had to stop school. I used to shoot photography. I used to be a photographer. I shoot birthdays, events and stuff like that. And you know the feeling po na you have to sacrifice a lot of things that makes you you. Kasi kailangan mong undergo sa mga treatment that will make you better. And that was really heartbreaking for me kasi school is somewhere where I was really accepted, not just because of my disability. I was appreciated not just because iba ako sa ibang tao. I was appreciated by the things that I am capable of. I am loved because of I can overcome things that people might not see na akala nila ay ganito lang ako yung may disability lang na ano, but no, they see the ability behind my disability. Kaya I need to undergo 6 chemotherapies yung nakakalbo ka talaga and stuff like that. Then hindi pa nagtatapos, I had to amputate my leg kasi it's been 12 long years po na hindi po mabend yung leg ko. And then nag-design lang kami, you know, to let go of the things in order to open yourself into new opportunities. Kaya sabi nga po nila, if something closed, something also opens. And after that amputation, bali isa na lang po yung tao ko right now. Ito nila the best decision I ever made. Kasi people will wonder why. Even though, alam mo yun, iba na talaga yung buhay kapag hindi po kompleto yung body parts nyo. But then, I already experienced painless nights. It's been a long time na pinipray ko po yun kay Lord na kasi every night, when before na kompleto pa po yung body parts ko, paragi po akong umiiyak, hindi po ako makakain ng maayos, hindi po ako makatulog ng maayos. And then when I had amputation, it was really hard to accept na may mga bagay na talaga na hindi natin magawa. But then, siguro if you're going to divert our attention or to change our perspective sa mga bagay na kaya pa natin gawin kasi sa mga bagay na hindi natin gawin, I think we can able to give ourselves an opportunity na maging masaya kasi life is like that, diba? Life is not meant to be sad, to na maging iyakan lang tayo kasi maraming problema na nangyayari sa atin. I think life, kasi hindi natin makokontrol yung life, di ba? Life is not meant to be controlled, but life is meant to be shared. That's why it's been really an honor to be here, to talk with you and share my story. And right now, sadly, last year, 2019, I was promoted. Ito po yung promotion na hindi ko inakala. I was promoted into stage 4 cancer. Opo, stage 4 na po ako ngayon dahil kumalat po siya sa lungs. And I'm on oral chemotherapy every day for like 9 months. It's yung 9 months pa ako nagkikimo. That's why you can see that I have white hairs. It's a result of my oral chemo. And so far right now, it's always hard, even though a lot of people will see you in a very positive, very happy, very, very jolly. But I think we can just overcome things if we know how to handle life in a positive way and in a manner where you are going to focus yourself on the good things in life that's happening to you right now. Grabe naman yon, Miss Jubel. Napakarami naman ng iyong pinagdaanan. Ako ay napanganga na lamang. Yes. Sa dami ng yon, paano ka naging matatag bilang isang babae? Bilang isang babae at bilang isang PWD, naging matatag ako dahil I have this mindset na one day, balang araw, sa in God's plan, in God's perfect timing, everything will just make sense. And yung bagay na at the moment, bakit binobombard kayo ng buhay, ng maraming problema, pero hindi mo alam kung bakit nangyayari. But then again, I always
think of myself na, imagine what is tomorrow. Imagine what life will happen after you overcome every problem. After you grow strength, you grow better. And alam yun, yung faith at yung hope talaga na one day, magiging okay lahat. One day, mangyayari yung miracle na pinipray natin every day. Kasi, I think we are not just living in our plan. I think we should live in God's purpose, yung purpose ni Lord para sa'yo. I think that's what makes me keep going, of course, of the people that believe in me. Yung kasi di ba sayang naman yung buhay, sayang naman yung mga sacrifices na ginawa mo if dito ka lang titigil. Kaya yun yung mga rason kung bakit nandito pa ako at bakit magiging matatag pa ako. Oh my gosh, I'm so sorry. I'm getting too emotional. Alam mo, ano, Miss Jubel, nakakaantig ng puso. Kasi nga, seeing you right now, sharing your life, merong joy talaga na nararamdaman namin. Nangingibabaw yung katatagan bilang isang babae, katatagan bilang isang tao. Kasi nga, you get to share your life and you get to also empower people of your purpose. At ang pinakamaganda dito, gusto din naming malaman, Miss Jubel, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon na masasabi mo naging produktibo ka bilang isang babae, bilang isang tao? Okay, so aside from sharing my stories with a lot of people, I really do love art. So alam mo yung sabi nila na you should turn your passion into purpose. Kaya yung passion ko sa art, ginawa ko siyang small business. Kasi I'm not the type of person na humihingi ng mga wants sa parents. Kasi of course, my family is you know, binibigyan nila lahat para lang sa mga medications ko every month. Which alam naman natin, yung cancer, sobrang kapag medyo kapos-kapos lang tayo minsan sa treatment, mahuhuli tayo. So, I find ways in order to buy things that I want. You know, yung mga artworks, I do stationeries, I do notepads, notebooks, na kapag we also had fundraising para sa aking medicine last year. It was one of the t-shirts that says importante buhay. I also layouted it. Importante buhay means what's important is you're alive. What's important is you're living right now. And you know, bahala na yung tomorrow, bahala na yung past, basta what's important is you're alive. And sometimes it's really more than worth it already. And nakapag gawa na rin kami ng bags and stuff like that. And because of that, nabili ko yung mga bagay na hindi ko inaakala. That's why I'm really thankful na kahit, alam mo yun, parang yung life, parang balance lang. Kapag may good thing, may bad thing. So, ayun nga, nag-focus ako sa bagay na mas alam kong magsashine ako. Kaya ito yung mga nagagawa ko at the moment. Ayan, very inspiring talaga, Miss Jubel. At para naman sa pinaka-last question namin, anong pinakamatatag na isang salita o isang pangungusap ang dapat tandaan ng kababaihan? Okay. Siguro yung isang pangungusap na palaging tatandaan, hindi lang ng kababaihan, kundi ng sinumang tao na nakikinig ngayon, is faith it till you make it. Hindi yung fake it, ha? Yung faith. Faith natin sa Lord para malampasan natin yung mga bagay-bagay sa nangyari sa buhay natin. Kasi, nothing is impossible if you believe in God. Nothing is impossible if you believe in His purpose for you. And as long as you patiently wait for His perfect timing and perfect place for you, everything will be just fine. Kaya, ayun po. Laban lang po tayo. Ayan, sabi nga ni Miss Jubel, Miss Mano, faith it till you make it. Yes, nagustuhan ko yon. Noted. Totoo, napakalakas ng pangungusap na yon. Na talagang makikita mo din kay Miss Jubel, kung hindi nangyari ang lahat-lahat ng yon, hindi niya na-experience, she will not be here with us. Kasi diba, merong proseso eh, merong process lahat-lahat. Kung sino yung makikilala mo, kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Minsan kasi naisip natin, 'di ba, yung pinaka talagang malalim na pag-iisip natin, ano ba ang nangyayari? Bakit ba ito nangyayari? Anong gusto mong gawin ko?
At ito na nga, di ba, Miss Jabel? You are already sharing your story with joy in your heart right now. Ayan, yes. Diba? Ang tignan na ako mapaiyak, Miss Jabel. Sobra. Kaya maraming salamat, Miss Jabel, sa mainit na pagtanggap ng aming imbitasyon para sa Musika Babaihan. Pero bago ka namin bitawan, let me present to you our Certificate of Appreciation. Ayan, ito na. So our the certificate reads, the Certificate of Appreciation is presented to Jubel Ann Puntaoy in recognition for her outstanding efforts and contribution as resource speaker in Musika Babaihan online concert, A Night of Music, Poetry and Advocacy in celebration of the National Women's Month 2022 conducted by JCI General Santos Twin Store on March 30, 2022 at 7:30 p.m. via Facebook Live platform. Issued this 30th day of March 2022 in General Santos City, Philippines, signed by President Harlem Jude Perolino, 2022 President of JCI General Santos Twin Store, and Maylene Bergado, 2022 Secretary of JCI General Santos Twin Store. Ayun! Congratulations po! Thank you so much po, JCI! Ayan! Muli po, maraming salamat, Mr. Bell and Pontaoy. Ngayon naman, ipagpatuloy na natin ang musikahan at mga nakakaantig na tula kasama ang Lemongrass! Hello! We're back! Thank you, Jack. Ayan, nagbabalik po ang Lemongrass. Alright, ang dami natin talaga. And maybe someday your road will take you far away. Far Wow! Oh, di ba, mahal? What a performance! Chug! Grabe yun! Soulful, grabe. Napaka-soulful. Yes, very soulful. Ano masasabi natin dito? Classic. Classic, yan. Yeah. Kala ko si Islaya Salonga sa kanyang boses. Dinala niya tayo sa ano eh. Sa mundo niya, di ba? Sa ibang mundo talaga. It really tells a story ng mga kababaihan. Na, di ba, with so many roads, the question would be, have you wondered where the road may lead you? But you have to trust. You have to trust that path. You have to trust that road. Yes. At anong masasabi ng ating online world? Yes, ayan, ating grabe. Mga viewers. Actually, napakaraming magagandang comment ang aking nabasa. Mm-hmm. From Sir Bani, amazing. Ayan, amazing. Yes. From Navi Garcia, such an angelic voice. Sabi din dito ni Miss Rochaulin Nuki, grabe, nakaka-inspire tong show na ito. Mm-hmm. Sabi naman ni Crystal Co. Yes, ayan. May pa-shout out from your dog. Hello. Wow, very impressive ang boses niyo, Miss Cha. Crystal clear. Mm-hmm. Pang Broadway talaga naman. Pang Broadway talaga, oo nga. Pang Broadway. At meron pa ha, meron pa. Marami pa tayong naka-prepare. Kasi actually, nga, yes. Siyempre, Amisma, the next performer is currently a Registration Officer 1 at LGU City of Tacurong, Office of the City Civil Registry. She's also a musical band instrument enthusiast and trainer. Yes, a courageous and loving mother to her princess. She still finds time to sing her heart out and join online singing contests and events like the Kalimudan Festival's Super Mom Virtual Skills and Talent Showdown and last year's JCI Got Talent. And eto pa, to sing, ladies and gentlemen, to sing 2002, let us hear from the 2022 President of JCI Tacurong Kampilan, Press Darlene Joy Salazar.
Family Planning Organization of the Philippines. Ngayon naman, ipagpapatuloy natin ang musikahan kasama ang tambalang Jack Ma. All right. Yes. Yes. Ibabalik sa inyo mga screen. Jack Ma. Ayan, 'di ba? Ma, nakaka-inspire na hindi lang kapwa babae ang suporta sa babae. Of course. Siyempre, di ba? Ang kalalakihan din. Tama. Mas na-inspire kami lalo. Totoo yan. At maraming salamat, Mr. Chris Peñales, sa napaka-detalyadong diskusyon. At sabi nga, di ba, suportado nga naman ng kalalakihan ang kababaihan dahil kaakibat natin ang isa't isa. Tunay ngang dapat nating isulong na bigyan ng pagpapahalaga ang ating mga kababaihan. At bago yan, yes, meron tayong napakahabang comment pala dito. Oo, na hindi panalit. Kaya dapat natin itong basahin. Kasi nga, sabi ni Crystal Cole, it's nice that more men are participating in empowering women. Sabi nga ni Hillary Clinton, aba, may pako tayo ah. I believe that women and girls is the unfinished business of the 21st century. At ano pa dyan? Sabi niya, ma. It warms the heart at nawala. It warms the heart na maraming nagkakaisa para sa mga kababaihan. Mm, yes. At yung mga hashtag natin at dyan. At mga hashtag natin tonight. No, at talaga naman, Tito Jack. Mm-hmm, yes, ma. Yes, at para ipagpatuloy ang ating pagtatanghal, ating ihanda ang sarili sa screen dahil makakasama natin ngayon para mag-perform ang musical head ng GLAAD sa Rangani Province. Let us all have Jopat Barcelona para sa kantang Daughters. Know a girl, she puts the color inside of my world. Fellowship Philippines and a proud volunteer of the Philippine Red Cross Iloilo chapter at nagbabalik. Yes, Maha, ipakilala yes, natin. I'm back. Everybody, let's watch the performance of Franz Figueroa. Hello everyone, I am Franz Figueroa at bilang pagpupugay sa lahat ng kababaihan sa buong mundo, nais kong ialay sa inyo ang isang spoken word poetry na ito. Babae ka, hindi basta babae lang. Babae ka, ikaw ay iniingat at hindi inaabos. Ikaw ay pinapasaya, hindi pinagmumukhang tama. Ikaw ay dapat nirespeto. All right. Hello. Oy, press Jack, lang ko pala naman. Sorry. Dyan. Maha, Maha, ito, asan ka na? Andito bumalik ka. Ako. Ayun. Mamaya pa si Papalem. Ayan. Oo, so, nga. Grabe natin yun, Papalem. Jack. Kailangan niya ng mas matinding energy. Correct. Kaya nga. Yes. Eba, ano iba ka. Ano ba masasabi mo doon? Maha, Eba, iba ka. Iba ka. Oo. Totoo yan. Sa mga kababaihan, kakaiba ka. Kasi babae ka. Mm-hmm. Meron nakasabi dito, meron nagsabi dito ng 100, ano ba to? Hindi ko mababasa. Wait. Yan, 100 over 100 for delivery. For delivery, yes. Meron parang nagsascore dyan. Baka may... Oo, no. So, pesa pa lang premium mamaya.
Ayan, from ano sabi our shame the tissue. Ang mga babae ay parang isang puzzle piece. At ang mundo ay ang puzzle. Hindi mabubuo ang mundo kung wala ang mga babae. Totoo naman! Tumpak! Kulang ang puzzle kung walang babae. Yes. Diba? Kaya kailangan yun. At syempre sabi din dito kanina ba, hindi lang pantahanan talaga yung mga kababaihan. Dahil pang tanghalang sobra. Sabi ni Sir Bunny. Imagine our performers for tonight. Hindi pa natin napakita lahat. Napakarami pang, alam mo yun, yung mas bongga, yung mas talaga, na hindi pa nila napapanood. Mm-hmm. Kaya naman, standby lang kayo dyan. Marami kayong kailangan pang hintayin. Yeah, Sox Pride. Merong sinabi kanina si Sir Bunny dito. Ano ba to? Writers, Sheet, Sarangani, Writers League. Sigaw, General Sock Pride. Ayan, yeah. Grabe naman yun. Sock Pride. At saka gustong-gusto ko talaga ang delivery niya. Tagos sa aking puso. Tagos na tagos sa puso. Baon na baon sa puso. Talagang merong maidudulot, di ba, na maganda yung ating mga napakinggang tula, di ba? Iba't ibang tula. At alam mo, habang tumatagal, mas lalong, di ba, nakaka-excite. Oo. Nakaka-hype. Yes. Mm-hmm. At speaking of hype, mas ma-hype tayo, Maha, dahil nga nandito na naman tayo sa kumustahan natin, sa kwentuhan with our third speaker. Our third speaker is a 25-year-old full-time visual artist from General Santos City. She belongs to a family of artists. Wow! Jezza is a graduate of Bachelor of Arts in English at Mindanao State University, General Santos City, last 2018. She is currently a full-time visual artist doing mural paintings, canvas paintings, and different art workshops in SOCCSARGEN. At hindi lamang yan, Jack, ano? In 2021, she became an NCCA or National Committee on Visual Arts Sining Gawad grantee. On the same year, she also became a finalist of Obra Maestra, which is the first national reality art show of the Philippines. Jezza is also a General Santos City Outstanding Youth Awardee last August 2021. In the year 2018, she received the University Artist of the Year and College Distinction Award in Visual Arts in Mindanao State University, General Santos City. At eto pa, meron pa. In her career as a visual artist, she aims to support local artists and aspiring artists. For her, supporting local talent is a great opportunity for cultures to connect and for communities to grow together. There are so many reasons why you should support local work. And apart from it, driving tourism and rewarding innovative minds for their beautiful talents, art has the ability to share common values and beliefs between different groups of people. But wait, there's more! Her current works, which mostly highlights body positivity, diba? Normalizing normal bodies reflects her experiences on accepting great changes, not only on her body, but also with her outlook in life when it comes to mental health. She wants to imply through her works that all people deserve to have a positive body image, regardless of how society and popular culture view ideal shape, size, and appearance. And having personal negative body image has been frequently found to be predictive of mental health problems such as depression, anxiety, and low self-esteem. Ladies and gentlemen, yes, from General Santos City, let's welcome Miss Jezza May Nunez Fuentes. Yay! Great day, hello po. Hi, good evening po. Good gabi po, Miss Jezza. Good evening. Kamusta naman po kayo? Ayan, okay lang naman. Medyo madilim lang talaga yung area ko. Kaya nga, pero ang ganda, nakikita natin live na live yung mga paintings ni Miss Jezza. Nasa background. Nasa background niya. Miss Jezza, gusto mo bang kumustahin yung ating mga manonood ngayon?
At andito si Papa Lem. Hi, Papa Lem. So, ayan, good evening po sa inyo lahat. And again, habang hindi pa natatapos yung March, I want to greet everyone. Happy Women's Month. Yes, Happy Women's Month nga naman sa lahat-lahat. Ms. Jeza, I know that you are also excited, diba, sa mga kaganapan kanina. Pero mas nai-excite kami sa baon mo na mai-share mo sa ating kumustahan kwentuhan ngayon. Yes, Ma, and I think Ms. Jeza is now ready. So, Ma, ano bang unang itatanong natin kay Ms. Jeza May? Yes, ang unang katanungan ko po sa inyo, Ms. Jeza May, can you tell us the story about how you started with your artistry? Hmm. Yes po. So, I am Jasmine Nunez Fantes. So, a full-time visual artist. And nagsimula po akong magpinta. So, na-remember ko talaga is when I was 4 years old. Kasi yung papa ko is a painter. So, na-expose talaga ako sa pagpipinta. And na-love ko na rin yung art. That's why, with his support or with my family support, na paunti-unti ko siyang napapractice over the years. So, from hobby lang, when I was 4, I decided to, or my parents tried to, parang isali ako sa mga mural paintings si Papa. I mean, sa trabaho na, when I was elementary, especially nung nag-high school ako, talagang sumabak na talaga ako sa mga mural paintings, sa mga schools, sa mga buildings, ganun po. And then, after that, during those times, kinontinue ko na siya until college, na trabaho na talaga, until sa nakagraduate ako. And of course, ngayon na may sarili na akong pamilya, mas talagang pinursue ko na talaga siya, not only because kailangan ko, of course, ng income, but syempre, dahil na love ko na talaga siya, naging passion ko na talaga yung art. Yeah, thank you so much, Ms. Jeza. And alam mo ba, Ms. Jeza, we are also curious about the process, though. So, as a woman, what are the challenges you encountered while honing your craft? No, what about yung mga advantages din? Actually, sa mga disadvantages, wala ako masyadong napifeel. Siguro on my point. Kasi sa part sa naging journey ko with my papa, is that parang naging normal talaga sa amin na kahit babae ka pa or lalaki, as long as you know how to paint or to make art and andun yung passion mo in making art, siguro magiging wala ka lang mapifeel na babae siya, so dapat hindi siya nagpipinta or may hihirapan siyang magpinta. Parang ganun ba, na parang naging normal na lang siya. But siguro at some point may naririnig ako sa ibang mga kababaihan na parang sinasabi nila na once na babae ka daw, hindi ka marunong magpinta kasi pang lalaki lang daw yung trabaho na yun. But sa panahon kasi ngayon, nakikita natin na art is not only for men but also for women. And mas na-engage lalo yung mga women in art because they can express the things that they want to express sa art nila. And siguro, ang tingin siguro ng society sa mga women ay sa pagpipinta is that siguro, di ba, before, halos ang mga nagpipinta sa mga malalakihang pader is yung mga lalaki lang. Umaakyat sa mga scaffolding. Siguro, kaunti lang yung mga babaeng umaakyat sa scaffoldings or sa mga matataas na lugar or nagpapainit or nagpapaulan para magpinta. But, siguro ngayon, ang mga women is naging mas nagkaroon ng courage to work on their craft din po. That's why wala masyadong disadvantages. Ayan, lalo ako tuloy na inspired din na magpinta. Sisimulan ko na yan bukas kwarto na bukas din. Kwarto ko umpisa na natin. Kwarto ko din magpipinta na ako dito. Oh, di ba? Na-curious din ako, Ms. Jasmine. Can you share us some beautiful experiences you have had with also as a painter in relation to women empowerment? Yes po. Ganito kasi ang nangyari dyan. Before anything else, itong mga crafts ko, ito yung naging result ng ang years of looking for my art style. So, hindi yung art style na sinasabi nila, yun yung magiging signature mo as an artist na once titingnan mo yung isang painting, is malalaman ng ibang tao na, siya ang nagpinta nito. Si Maha nagpinta nito, si Jaya nagpinta nito. So, yun yung parang pinaka-goal minsan ng artist to create your own signature. So,
At some point in my life, siguro I started with realistic paintings lang muna. Gusto ko i-perfect yung mga different subjects, ganun. Gusto ko maging maganda siyang tingnan. But then, siguro last year nag-start when I decided to paint what I can feel sa loob-loob ko. Ito siya, for example, this one. These paintings are part of my art series. Kung nakikita niyo, is nude siya. But the thing is, I don't want to, kumbaga, ayokong ipakita na because na nude siya is kailangan erotic na yung dating. But I want to make or present some nude paintings not only because gusto ko yung nude painting, but also para mapakita ko or mapashare ko yung advocacy ko, which is to normalize normal bodies. Ibig sabihin, we have to celebrate the beauty of our bodies. Hindi ibig sabihin na kunwari, ikaw, di ba may standard kasi ng society ngayon na dapat skinny lang, dapat sexy, dapat walang pimples, walang bilbil, or siguro dapat malaki yung mga sa harapan natin. But, so, which results to, parang nagkakaroon ka ng parang negative perception sa body mo, nag-discourage ka, nagkakaroon ka ng anxiety to look at other people, or to face other people, or represent yourself to other people, especially, siguro ako, nakaka-relate ako doon, that's why ganito rin yung mga subjects ko. Because, I have negative thoughts about my body. So, ang dami-dami kong insecurity. Sometimes I cry. I cry because nai-insecure ako. Sobrang naiinis ako sa body ko ngayon. Because I'm a mother na. That's why there's a lot of changes in my body. But the thing is that, iniisip ko na dapat normal lang talaga magkaroon ng changes sa body ko because I'm already a mother. But, nagkakaroon kasi ng tendency na maraming tao yung namubuli sa akin. Yung kunwari nakikita nila ako, sinasabi nila, ang taba-taba mo na pala. So parang tinatanong nila ako, buntis ka ba ulit because of my body shape? Kahit hindi naman, which hurts me sometimes kasi at some point, siguro joke lang nila, but at some point, meron kasi tayong limit na talagang paunti-unti na talaga tayong nauubos sa joke or sa mga comments na yon, which leads us to a lot of negative thoughts. That's why I came up with this one. Wala akong pakialam kahit na yung paintings is, yung body sa painting is masyadong mataba, maraming bilbil or may stretch marks, because I want to show the people that we have to normalize our bodies, or we have to normalize big shapes or kahit ano pa dyan sa body natin. Hindi natin kailangan iset ang standard natin, or hindi kailangan iset ng mga kababaihan yung value nila because sa body lang nila. Because yung women kasi is, ang yung value ng women is hindi lang nasusukat doon sa shape ng body mo or sa appearance mo. But isa sa mga naging motivation ko is kahit na ganito yung body ko, I can do a lot of things that other women can't do. Or yung mga sexy, hindi nila kayang gawin yun. I can paint, I can have a big income from my paintings, ganun siya. And I can also inspire other people by teaching them how to paint. So ganun ba yung parang through my experiences, I was able to express the things that I can make the negative thoughts into a positive one, not only for myself, na para at least ma-inspire ako, but also to inspire other people or to inspire other women. Or itong advocacy na ito is not only talaga for women, but it is also for everyone. Kasi ang alam natin ngayon is lahat naman siguro tayo may insecurities, hindi lang yung mga babae, but also yung mga lalaki. Although mas vocal lang talaga yung mga babae, siguro ang iba dyan, ginagawing memes ang yung mga dad bod or dad bodies, but siguro parang at some point siguro sa kanila, at least insecure din sila, but nakakahiya lang talaga yung express. But this is for everyone. I want to take this opportunity to tell everyone that your body is beautiful and we have to normalize normal bodies. Ayun na nga. Grabe to normalize, di ba? Siyempre, body positivity tayo. Tama ka sa sinabi mo kanina, Miss Jessa, hindi nasusukat sa body shape 'yan, 'di ba?
nakikita namin kanina, we are really inspired kasi nga, you have really maximized and actualized your potentials. No? Looking from the negative side and converting it to the positive side. It's really a choice, di ba? To see that in that perspective. At nakakataba ng puso at nakaka-inspire. Para sa huling katanungan namin, Ms. Jezza, what is your message to all the women out there who are currently struggling but passionate at the same time with their craft, no, sa kanilang artistry? Ayan po. So, to all the women out there, I want to tell you na kahit na ano pang tingin mo, siguro sa particularly sa body mo, it really doesn't matter. And hindi talagang importante yung body appearance mo as long as you are confident about yourself, not only physically ha, but also everything about yourself, na about what you can do or kung ano pa yung advocacy mo or about your health, you still matter. And for example, actually, my painting is also, sa nakikita nyo, meron tayong mga spaces dito. It also means something because there are a lot of things siguro we already have the thoughts na kailangan nating tagapin ang ganito ganyan. Siguro andun na yung positive thought na okay, I have to accept my body na normal lang talaga ito. But that process is going to be a long one. Hindi porket na sinabi mo sa sarili mo na you have to accept your body or you have to love yourself, matatanggap mo na agad. It is not going to be an easy process. But the important thing is that you are already on the process of accepting yourself or your body, na ikaw ay maganda rin. Kahit na hindi ganun ang tingin ng lahat ng tao sa'yo. Yan, totoo yan. At nakikita natin dito yung mga comments, Ms. Jezza, no? Sabi din dito ni Navi kanina, women don't need to find a voice. They have a voice and they need to feel empowered to use it. And people need to be encouraged to listen, by Megan Marker. Ayan, totoo yan. Yes, ma? And sa, madagdag ko lang, yes, po pala, sir. Go isang lang. Thought lang is that siguro, hindi lang about women lang siguro yung thought na kailangan nilang i-accept yung body nila. But also dapat din natin iparating to sa mga kalalakihan because siguro kasi yung kailangan nating tagapin na yung minsan yung thoughts natin na dapat maging maganda, 'di ba, dapat perfect yung body mo, it is because for some women they have to please men. That's why they siguro once na may validation sila from men, eh, tingin nila perfect na sila. And we also have to let men change their perspective about women na dapat perfect or body perfect yung babae yun, or andun lang yung value ng babae sa body nila. We also have to encourage them to look at the value of women, not only through their body but also on what you can do. Yes. A big round of applause sa sinabi ni Ms. Jezza. Of course naman, diba as men, no, we have also to empower our mind na talagang we have the acceptance na kung anumang klase ng babae at harap na. Tama. Yes. Maha. Yes, tama ka dyan, Jack. At gusto ko rin naman, no, mabasa rin ni Miss Jezza May ang mga napaka gagandang comment din from our viewers, oh, kahit mabilisan lamang. From Miss R. Shane, the Tisho, we are perfectly imperfect, men or women, we do have flaws, but we do have to embrace it. Acceptance is the key. At mula naman kay The Crystal Coal, medyo mahaba-haba. Take it away, Sir Jack. Yes, you are a true inspiration, Miss Jezza May. Sabi nga ni Liz Fair, ay grabe, grabe talaga yung ano. Gusto ko na mag-note ng mga posts nila. Women artists need to break barriers in order for women's experience to be valuable. And you are breaking barriers. Sulong lang. Ayan, at ang napakadami, yes, natin. Hashtag 4 tonight. At dahil dyan, medyo ano, parang biglang nawala ang ating
ating artist, si Miss Jasmine. Yes. Pero dire-diretso pa din tayo because we have to really show our gratefulness sa kanya. Miss Ma, di ba? Yes, actually, nandito na rin siya. Ayun, bumabalik na rin. Jeza, hello po. Hi po, nawala yung internet connection. Lahat tayo kailangan ma-experience yan tonight, actually. It's a requirement, you know? It's a requirement talaga. Required. Pero dahil dyan, at this point, we would like to present to you this certificate. And the certificate reads, Miss Maha, yes. Ahead. This certificate of appreciation is presented to Ms. Jessamine Nunez Fuentes in recognition for her outstanding efforts and contribution as resource speaker in MusiKababaihan online concert, a night of music, poetry, and advocacy in celebration of the National Women's Month 2022 conducted by the JCI General Santos Twin Star on March 30, 2022 at 7:30 p.m. via Facebook Live platform. Issued this 30th day of March 2022 in General Santos City, Philippines. Signed by Harlem Jude Ferolino, 2022 President of JCI General Santos Twin Star, and Mylene Bergaro, 2022 Secretary of JCI General Santos Twin Star. Muli, maraming salamat, Miss Jeza, at pagpalain ka. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you so much po. At makasama ka namin sa iba't iba pang live platform to also, di ba, inspire people of your advocacy and art. Thank you so much, Miss Jeza. Na-inspire mo talaga ako tonight, Miss Jeza May. Yes. Panahon na po para magpinta. Yes. Sige, bibili na ako ng canvas tomorrow. We will learn that. Thank you so much, Ms. Jeza. Thank you po. Ayan, makaka-inspire talaga. Pero dahil dyan, ibalik sa screen ang lemongrass. Ang lemongrass ng Pilipinas. Tago na tayo. Na-miss ko tayo. Ayan, nawala si Tito Ayan, Jack. Ayan, nandito naman. Ba ako? O, kailangan ko ba magtago? Ayan. Diba? Sa wakas na kompleto ulit tayo. Napalim, parang kamute ako, nakamute. Ayan, ano ba yan? Manimali kanina, imbes na remove to stream, ang na-remove ko ay camera talaga. Na-on tuloy. Mukbang patuloy. Yeah. Mukbang live. Wala ko mamay sasabihin ko. Yes. Wala. Sabi ko, oh, okay. Pero yes, shout out pala ha. Yung kanina pala na Japanese na nag-comment. Mm-hmm. Hello pala kay JCI Senator Edwin Ravelo, Jensen Senate JCI. Hello. Thank you so much. And yes, you're welcome, Jessamine Nunez Fuentes. Okay, that's good. G-Bear, hi. Sabi ni Gia Morales, classmate to ni Zia. Hello. No, hello. Tama, Z? Yes, Z-Bear, hello, diba? Parang nagbalong isip ka pa. Buntik na akong maniwala. Yes. Bakit? Totoo daw. Totoo naman. Okay, anyway. Okay, let us go to our next performer. Our go next ahead. Performer is a well-known performer, singer, musician, songwriter, vlogger, and a content creator. She's the Tagum Kundiman Soloist Champion in 2012, awarded as Artist of the Year in her elementary, high school, and college years. Moreover, she's the Sound and Key Song Composition Champion in 2013. And in 2014, Gen Sun Pop Idol, Binibiding General, third runner-up in 2017, and a daily winner of Tawag ng Tanghalan sa Showtime back in 2019 in National TV. Yes. Panood ko yon. Aside from being a musician, she is an entrepreneur and a co-founder and content creator of Virgo. From General Santos City, let us all welcome Miss Jessely Balasabas. Happy to let you know you make me glow. I feel so good, it's true. So glad that I have you.
always right. I'll always thank you for the glowing. Thank you for the joy. Thank you for the love you gave to me. Ayun. Very powerful performance. Mula kaya Miss Jessie Balasabas. Grabe glowing naman. Insight talaga. Grabe naman yes. Yun. Mapapa, tara na. Mga kababaihan, let's glow inside. Glow inside. Sama-sama. Ito, sabay-sabay. So, antang yun, ano, Miss Mahan, it reminds me talaga of your, you people, you women, are really glowing inside because of your gift also to give life. Diba? Yes. At kaya, ang ating mga comments ay talagang nagliliyab ngayon. Pahabaan ang paragraph to eh. Actually, alam mo, kanina, during the time na piniplay yung video, wala masyado. Pero ngayon, kasi alam mo bakit, ninanamnam nila muna totoo. Bago mag-comment. Mm-hmm. Diba? At dahil sa ninamnam nila, eto nga sabi dito ni ano eh, ni R. Shane Ditisha, sabi niya dito, been hearing Coffee by George a lot this day, special ano to? Especially as I follow Miss Bella Tacit Poetry by Bella Coronel. Ah, okay. May singit pa talaga yung reaction na yun. Kaya nga, oo, yung venue is Coffee by George, di ba? Yes. At meron nakita kanina dito, flash din sa screen, Miss Maha, na ano, pwede kayong mag-suggest ng susunod na kakantahin. Di ba? Yes. Meron kayong special request. Mm-mm. Ayun pa, meron pa tayong isang comment dito coming from, ay nawala. Sige, sana yon. Go lang, Miss Maha. You can read it. Ayan, nakaka-glow naman yung performance na yorn. From Crucial League. Nakaka-glow talaga. Yan, huwag na nating patagalin pa dahil meron pang susunod na performance, Miss Maha. Yes, our next performer is the 2022 President of JCI Panabo, an alumna of Songspell Philippines Incorporated and American Academy of Dramatic Arts, New York. Songspell Philippines Incorporated is a performing group dedicated to the formation of the youth through honing their musical and theatrical potentials, serving as ambassadors of goodwill and peace. And every 2 years, the group goes on a U.S. concert tour, mostly performing Broadway, Disney, contemporary, and OPM musical numbers to the Filipino communities abroad. They also perform big shows locally in both private and public events. Ladies and gentlemen, to sing for good from the Broadway musical Wicked, together with Sheila Mendoza, let us all welcome the 2022 President of JCI Panabo, Pres Jomi Gentiles. I heard it said that people come into our lives for a reason, bringing something we must learn, and we are led to those who help us most to grow if we let them, and we help them in return. Well, I don't know if I believe that's true. I'm a conqueror, ganda ko irarapa, di magpapatinag, sasasabihin ang iba. I'm a conqueror, ang tunay kong ganda sa lahat na iba. I'm a conqueror.
Ay, iba din. Ah, kabog na kabog. Kabog na kabog, sabi. Oo, sayaw na sayaw na kami sa backstage eh, talay. Yeah, talaga na. Pero iba yung... Rumampa na ako eh. Oo. Sa, grabe sa kanta ni Champagne. Tayo, buti na lang hindi tayo nakikita, namin. No? Oo, oo. Parang nung tayo ng webcam. Natuto. Oh, pero iba yung dinig ko sa ama ko, kabugera, dito sa amin, dito sa Gensa. Ano ba yan? Bakit? Ama kabugera, pang esports pa. Ganon. Pang alcohol. 70%? 70% yan. Ayan, pang golden buzzer, nagko-comment ka pa dito, Jack, ha? Ay, nandito pala yung comment. Sabi ni Gia Morales, I want you. I want you. Sabi ni Georgia Lane talaga. Salamat, Georgia Lane, ha? Inikutan. Real name reveal. Ayan, let's go. Oh, ang daming nag-aabong sa ibang mga performance. Pero salamat, ha? Hanggang ngayon, nandito pa kayo dito sa ating live stream. Alas 10 pa lang, eh, no? Okay. So, syempre, si Thea Cabido or si Champagne ay kasama namin sa Manga Anime Voices. Kanina, habang nagsasalita siya, akala ko nagsasalita yung character niya sa manga. Kaya, supportahan niyo ang Manga Anime Voices sa Facebook, o, diba, na isingit natin. At ang Meta Voices Talent and Casting Agency. My Mai is shaking daw, sabi ni Arshane. Oh, okay. Diba? Alright. Okay, let's go na sa ating next performer. Okay, our next performer is a poetry and children's fiction writer and the chairperson of Sarangani Writers League from Sarangani Province. Let's listen to Sanya Angel Eve Apolinar. Ang gabi sinabi mo sa akin gusto mo makita ang lahat. Nagubad ako sa iyong harapan. Tinanggal ang lahat ng saplot sa aking katawan. Tila pagsuko ng bataan mula sa digmaan, wala akong armas. Kahit ibang kapkapan, hindi ako manlalaban, pasukin, sakupin. Ako iman ako ng tulad mong dayuhan, itong aking lahat. Ng aking nakaraan, nakala yayakapin mo rin ang aking kadiliman, ang iniwang bakas ng aking kasaysayan, ilang pag-ibig na bang dumaan? Ilang paghabulgol at pagtahan, mga kamay na iniwan akong duguan, ang mapait na nakalipas na pilit tinatakasan, parang isang aklat na nag-aalis ng pabalat upang muling buklatin, basahin at sulatan. Kahit matagal mo na itong nahusgahan, parang manikang gustong bihisan at hindi lamang para paglaruan. Parang putahing pagtitikman at iluluwarin kapag hindi na nasarapan. Parang bagay na gustong hawakan pero hindi panghahawakan, naangkinin lang tapos bibitawan. Pero nung nakita mo lahat, hindi mo nagustuhan ang kalat, ang aking sugat, ang lahat ng galit, dilim, lamig, ligalig, sakit, ingay, kwento ng hinanakit, hiwa, hiya, saksak, digma, pagkawasak at kawalan ng aking kalawakan, muli mo kong sinipat mula ulo hanggang paa, na para bang hindi mo ako kilala. Napatayo ang aking palahibo. Totoo yan. Bakit naman ganun? Kaya di ba, babae ka, mahalaga ka. Diba? Yes, mahalaga ka talaga. Mahalaga ka. Piliin mo ang sarili mo. At alam mo ang halaga mo bilang isang babae. Yes. Lagi mong at dahil dyan, ating mga ano, nagko-comment dito, grabe naman yan. Oo nga. Ito may tanong na dito, are they having live din po? Malayo ka sa location. Pero I believe we are being watched internationally. Wah! Grabe naman yan. Internationally? Kasi nga, yeah. Facebook ito, ano? Oo, yeah. Hindi natin alam, yes. Di ba? Baka napanood na tayo sa ano, North Pole. Correct. South Pole. So ito na nga, from Arshane, that is shown, nakaka-speechless. Totoo yan. Agree. Totoo, nakaka-speechless talaga. Kasi yung context na ano niya, hello ma, o ako ba ang hindi nakakarinig? O nakamute ka? Nandito lamang ako. Ay, nandyan ka. Nandyan ka pa ba? Oo, nagagalaw ako yung baso. Pero yun nga, di ba, napaka-timely din. Dahil it speaks of the importance of woman. The diba? Worth. The value. Yeah, the worth. Oo. Dahil dyan, ay, grabe talaga. Kaya, babae kayo. Magpakatatag kayo. Our next performer is an architect by profession and a spoken word artist by choice.
She is a member of Collaboratory.ph and also a part of Bataan-based art collective called Creepy Mac. She was able to bring spoken word into venues as big as MOA Open Grounds and as intimate as Peta Theater. Grabe naman yan. Grabe naman yon. She has also collaborated with different musicians and has been involved in music video projects. She has also featured in multiple media platforms, including television, radio, web, and print. Recently, she independently produced and released an all-original spoken word album called Kapag Nakita Mo Na Siya. Wow! Which has 8 tracks. You may stream this on Spotify and other streaming platforms. Kapag Nakita Mo Na Siya. Sana makita natin, no? Ladies and gentlemen, let's hear it from Mai Cantillano. Let's all watch this. Kumusta ka? Siguro, ilang gabi ka nang hindi makatulog ng maayos dahil sa pansamantalang paghinto ng mundo. Siguro, nababagabag ang loob para sa kaligtasan ng sarili at pamilya mo. Kumusta ka? Hangad ko yung kapanatagan. Huwag kang mag-alala dahil... Panahon may nagtidilim, liwanag ay sisikatin, sabay nating aharapin. Takot sa puso'y alisin, lahat ng to'y lilipas din. Walang pagsubok natin kakayanin. Pasasaan ba't magbubukas muli ang mundo upang ito'y mas lalo pang mahalin mo? Matatapos din ang lahat. Sa ngayon, ngiti at pangungumusta muna ang magsilbing yakap sa isa't isa. Alukin ng pag-asa ang mga hindi pa kaya hanggat kailangan pa ng distansya. Hatian muna ng naipon nating liwanag ang isa't isa. When you're alone or by yourself and you're reflections stare right into you. Are you happy with yourself? And strip away the masquerade. The illusion has been. Are you happy with yourself? Are you happy with yourself? Yes, I am. And thank you for watching. Happy Women's Month. All right, happy Women's Month nga naman. Grabe ito nga. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo, Maha. Basta tinatanong na ako ni Charlene, Maha, are you happy with yourself? Ang sagot ko, I think so and I hope so. Bakit ganyan yung mga performance natin? Parang ano? At sa atin na pupunta yung mga napakalalim na performance. Nakapuntin ko na talaga. Oo. Grabe yung mga. Ito na nga. Napakarami nating comments, no? Ayan. Sige, maghanap from... tayo dito. Sabi dito ni, ayan, Il Boxinador, the voice of Davi Garcia, voice of Ren in the house. In the Tatak house, Siva. Yo? Mga yes, anak ni Papa Siva. Yun. Mga proud na proud si Papalem, I'm sure. At of course, from Cheetahs Real,
I'm proud of you, Nak. I'm proud of you. Si Ma'am Shini, Miss Rochelleine, o, di ba? Sabi din dito ni ano, Arshane Ditisio, naipako. Ay, charot lang. Nailed it. Naipako? Hindi rin na lang translate. Nailed it. Ayan. Oo. Palakpakan, no? Galing from Ma'am Jeline Cuenca Serbolyes. At yan, yes. Sabi ni Ma'am Michelle, Boris, so proud of you. Nakaka-proud naman talaga. Diba? That they get to share their talent. Diba? Yes. It's really empowering that we are seeing women, diba? Exploring more of their artistry. True. Yes. Shout out! Ayan! Mm-hmm. Nag-comment! Si Miss Rochelleine Nikki. Oo. I love you, Moms. Yes, ganun we love man, you. We love you, Rochelleine. Ganun pa man, Jack. Ganun para pa man. Sa susunod nating performer, 'di ba? Mm-hmm. Siya naman ay tayo. Yes, mag-ready na tayo dahil siya ay tinanghal na pambansang mm-hmm. Balagtasan Champion 2019. Wow. DSK or NCCA, isang playwright batikan sa larangan ng media at may puso sa newscasting at hosting. Huwag natin patagalin pa, let us all hear a spoken word poetry from Angel Faith Leal of Coronado City, South Cotabato. Let's all watch this. Babae. Ano nga bang pagpapakahulugan nyo sa salitang babae? Palumanay, mahila, iyakin. Oops! Pero lahat yan ay taliwas sa nais kong sabihin. Maaaring sabihin ito pa akin, ngunit matamang at magaling sa anong paraan? Simple lang. Ang dalhin ka sa kanyang sinakupunan sa loob ng siyam na buwan, ang ingatan ka nilamok, hindi ka madadakuan. Sa paglipas ng panahon, kung napapansin mo, hindi lang lalaki ang nakikita mo na nag-aayos sa kalye, hindi lang lalaki ang nagpapanday ng mga sira sa bahay, hindi lang lalaki ang nagsasakripisyo upang magtrabaho sa malayo. Sa panahon ngayon, ang kaya ng kalalakihan ay kaya na rin ng kababaihan. Maaaring sa sandaling panahon rin yung tipo ng babae na okay lang mangawit basta't matitigan ka lang. Hindi ako sing ganda o sing kinis ng porselana. Hindi ako balingkinitan o sing tamis ng lakatan. Hindi ako kasing puti ng sing kamas. O kahit ng babaeng lagi mong inaaya sa labas, hindi ako mahinhin. Yung tipong hindi makabasag pinggan. At hindi akong lahat ng pwede mong matipuhan. Kaya naman, mula nung tuluyan na kong makawala sa pagkagapos ng iyong mga pangako, piniling tumingala hanggang kadahilanan ay magunita ang iyong katwiran. Kung bakit pinili mo ang kapangahasan, hamakin ang sarili at magnilay-nilay sa nagbabadyang pait ng paglapastangan sa sarili ng silakbo at kawalan. Ipikit ang mga mata't pakiramdaman ng daloy ng tubig sa mga balat. Ipaanod sa agos ang haplos ng pighati at pagtitimpi sa mahigpit na bisig ng isang mapanghusgang mundo. Tikman ang hagod ng malamig na pelos sa iyong mga labi at matutunang mahalin ang pagkatao at yakapin ng sarili. Ibaling ang pansin sa pagpapalabas ng himutok. Muling sabihin na hindi makasarili ang pagnanasa sa sarili. Ulit-ulitin ang pagbuluktot ng diwa't isipan hanggang ito'y tumatak. Hanggang mabulalas ang mga suliranin at matapos ang lahat ng ngayon na hindi maiiwasan ang pagkamuhi sa sarili. Hello! Ayan, sabi ko na nga ba? Ayan, ano nga ang sinabi mo? Pagkura na ang simbolo. Hoy, grabe naman. Sabi ko na. Ang bigat-bigat na talaga. Oo nga, pabigat ng pabigat, no? Oo nga, sabi ko nga dito. Naiyak ako sa comment. Diba, para sa mga kababaihan. Hindi na kinaya na emosyon. Hindi na kinaya. Mababa ang kumpiyansa sa sarili, diba? Merong pagkamuhi sa sarili. Sabi nga dito, ipaanod sa hagod at haplos ang pighati. Yakapin ninyo ang inyong sarili. Ang sarap magsulat. Ang oo, na-inspire nga din ako na parang gusto ko din. Oo. Gusto ko mag-beach ngayon. Gawa ng mga pangyayari. Oo, absent daw ako bukas. Sarap lang ako nanonood yung department head ko dito. Kaya nga, wag na nating patagalin pa.
With the current member lineup formed in 2016, this group started out by performing in private and corporate events where they performed both Athalized cover songs arranged by members of Athali and a few originals. Some of these events include performing at the Commission on Audit or COA Central Office in 2016 and 2018 and at the Land Bank of the Philippines Head Office noong 2017. It was in 2017 that the band started venturing into the OPM indie music scene, having written more original songs and performing them in several gigs around the metro. They have brought their music to prominent live music venues such as the 70s Bistro, the Conspiracy Garden, Route 196, Sagi Ho, I hope I pronounced that correctly, Moe's, Zilly, Pablo's Pub, Checkpoint Bar, and more, playing alongside established names in the scene. And Athali has also performed in big conferences and events. In 2017, Athali took part in the Coke Studio Philippines launch at SMX Convention Center, Pasay, as musicians assigned for a flash mob. It was also in that year that the group performed as front act for the Coke Studio Roadshow, Moonstar 88, Jensen and Flips in Pampanga, and was given the opportunity to be one of the first artists to record in the Coke Studio truck. Wow. In 2018, Athali was privileged to be invited to perform at the World Trade Center for the Coke Studio Season 2, homecoming as front act for the main stage, alongside prominent OPM artist. Athali also performed at the Live Pure 2018 SFL Community Conference at the SMX Convention Center, Pasay. And each member plays her respective instrument while singing and providing vocal harmonies as the main flavor of their music. Some of the band's influences include the Beatles, the Papuni Sisters, I hope na pronounce ko nang tama yun, the Cordettes, Postmodern Jukebox, Pentatonix, Ariana Grande, Meghan Trainor, Little Mix, Wicked Original Broadway, Disney Music, and Baihana, the Band of Brothers, and the Bloomfields. Ang dami talaga. Kaya nga wag na nating patagalin. Oh, welcome our next performer, Athali. Behind the smile, oh how oblivious I had been. She called somebody on her phone. I never knew she's not alone. She's with the man whose ring I own. Kaya pa guys, kaya pa. Ang lala ng mga performances natin, ano? Totoo. Palakas sa iba, palakas. Sa iba ito. Palakas ng palakas talaga. Lumalakas yung energy sa comment section at gising na kaya nga eh. 8 million subscribers. At parang may inaantay sila papalin. Parang may inaantay eh. Oh, eto na, pagbigyan na natin. Oh, eto na nga.
Pero shout out kay sa Atali, ha, Pinay Pride. Thank you, Ilvox Sinador. Yes, Pinay Pride talaga. Ano sila ngayon? Hello, na. Hello. Hello. Hi, Atali. Happy Women's Month. Panood kami. Panood kayo ng live. Panood kayo ng live. Yes, of course. Janine Flores, I know of Atali. Thank you so much for submitting your entry for our Musika Babaihan. You don't have enough load. Ito na nga, Grace Dumago. Ang next power woman is a teenage writer who uses her writings to promote hope and change. A budding vlogger and blogger who won first place in the Eats and Treats blogging contest held in Davao City, working on her future electronic book. Maka-electronic. Participated in some spoken word poetry reading and contest. Mm-hmm. Founder and photographer of Ikigai Kodak and Films, who enjoys taking photos with poems attached, and a credential holder of Harvard University, wow, Cambridge, Massachusetts. Mm-hmm. Now let us all welcome Yubani Shane Ichikawa. Hindi ko mawari ang taglay mong kagandahan. Isa ka sa hinahangaan at lubos na pinapalakpakan. Ngiti mo ay lakas, iba ka sa lahat. Ikaw ay iniidolo, maging sa panahon na akala mo hindi sang-ayon sa iyong mundo. Ramdam ko iyong pagod, naiintindihan kita. Nakikita ko iyong lumbay, sa tulang ito magpahinga ka. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, napahanga ako sa isang katulad mo. Kinakaya mo ang hindi kaya ng ibang tao, maging sa pagtawa kahit labag sa damdamin mo. Kahit sa ang anggulo ng mundo ay maganda ka. Ano mang sabihin ng ibang tao ay matapang at sapat ka. Hindi ka basta babae lang, dahil babae ka. Ah, sabi na sa inyo eh. Nagulat ako doon. Kaya naman pala napakaraming naghihintay. Okay, comment ka pa, comment ka pa. Comment ka pa. Ayan, oh, nandito yata yung mga nagko-comment. Nandun yata sa video eh, yung mga mukha nila. Kaya pala nag-abang. Kaya eh. Nga. Oo, kaya nag-abang. Pero nagkatanong, what's in the to? Ha? Yan, pero Diyos ko, bitin daw. Bitin? Oo, oh, sabi ni Navi. Bitin. Bitin, oo. Oh. In English, nabitin is name. Nabitin din ako actually. Diyos ko yun. Gulat me. Meeting ka, gulat eh. Ayan, Boning. Ang dami. Sige na nga, babatiin natin. Giselle Rivera, hello. Giselle Joy. Nako. Hindi pa nandyan. Nagreklamo. Wala daw siya sa video. Wala daw siya sa video. Maka ikaw yung cameraman. Siya siguro. Siya siguro. Ito, Rodolph. The Red Nose, Jan Gonzalez Panes. Ibon yung team. Shout out kay Fola. Hello. Ganun lang. Hello. Kaya nga, grabe na talaga. So at this juncture, ito na. Let us hear a message from the Division Chief of the Youth Affairs and Development Office, YADO in General Santos City. Generals Southern Mindanao, Pilipinas. Let's watch this. Hello mga kapwa ko kababaihan. Happy Women's Month to all of us. First of all, I would like to thank the JCI for inviting me and for providing a creative platform for our young women to share their inspiring stories. By the way, my name is Sahara. I am a woman. A woman who is constantly recreating, discovering, and rebuilding herself. As a woman, we all have a lot on our shoulders. We are practically balancing different priorities in life, may it be in our career, in family life, in school, and even our secret battles. And I personally understand how can that be very... OMG! Oh, guys. OMG! It's 11 o'clock. Yes! Saktong-sakto! Sabi, saktong-sakto. Ayan. Pang-concert so, talaga, no? Tatlong configuration. Okay, na-enjoy tayo, no, sa mga performances. Ako talaga, sobra. Yung mga kantahan pa lamang, yung mga pangkabugera talaga, from mellow to yes. Disco, ang luma. Oo.
Iba't ibang genre. Grabe, di ba? Iba't ibang emosyon ang naramdaman natin tonight. Kaya, actually, na, gusto mong maluha, matuwa, gusto mong sumayaw. Sumayaw. Lahat na. Napaindang, napaluha. Tumugot. Tumugot. Ayan. At saka yung spoken word poetry, ibang klase din. Oo. Yes. Sana na actually, gusto kong panoorin yan. Ulit yun. Oo. Mm-hmm. Talaga ba? Really. Let's watch this. Let's hindi kaya pa? Hindi ngayon. Next one. Okay, okay. 30 minutes eh. Kala ko ngayon. Ring-ring kagad. Congratulations. Thanks. Salamat din sa mga supporters thank ng ating po, mga... Thank you po. Sa mga nag-stay, sa mga nandito pa rin hanggang sa oras na ito. Maraming maraming salamat at hindi niyo po kami iniwan. Yes! At saka yung inspiring stories so pa. No, na ating na mga guests kanina. Yes, yung mga guests, nakaka-inspire talaga. From Jobel, ano? Totoo yan. Meron pang ano lahat mamaya. Lahat sila. Meron pa. Meron pa. Dark night. Ayanin. Pero maraming salamat sa mga CVAP na nandito. Palaging sumusuporta sa Voice of the Youth Network. Sa JCI, maraming JCI, salamat. In fairness. Yeah. Oo, at sa mga taga General Santos City, yung mga talents dito, naku, nag-uumapaw. Lalo-lalo na sa pag-provide din ng mga talents and ano videos. And yeah, of course, pag-refers. Coffee by George, thank you po. No? Yes, thank George. You so much. Coffee by George. Kineda, Sir George, yan. Ayan. Okay, hi. Shall we hello, wrap Matt. This up na diba? Siguro? Oo, okay. Matt. Ayan, nasa ni si Grazia. Nandiyan lamang siya. Ayan na siya. Okay. Okay. Lumalaban pa tayo, guys. Totoo yan. Laban! Gaya nga ng sabi, di ba? Miss, Mrs., Momshi, Tita, Ate, Besh, kahit anong tawag pa sa inyong mga kababaihan, kayo ang tunay nagpatuloy ng pagsibol ng kasaringlan ng pagkatao. Sa muli, Tito Jack, the voice vision of the Voice of the Youth Network na nagsasabing, babae ka, mahalaga ka, inspirasyon ka. Hindi dito nagtatapos ang selebrasyon, ngunit dito nag-uumpisa ang malalim na kaalaman at respeto sa lahat ng kababaihan. Di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yun. Hatid ay mahabaging pagmamahal sa lahat ng kababaihan. Maha Voice Stories ng Certified Voice Artist Program. Babae ka, may kakayahan ka. Yes, walang kapag-aran ang simbolo ng kababaihan. Woman, you define the epitome of strength, intelligence, and empowerment. Maraming dahilan para ipagbuni ang kababaihan. Ako po si Grazia Bautista, ang inyong ZLG Voice ng Certified Voice Artist Program. Babae ka, may kapangyarihan kang manatili sa tunay mong angking ganda. Taray! Muli! Sampo ng aming kasamahan sa JCI General Santos Twin Star. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy nating isa puso na ang kababaihan ay may malaking tungkulin na totoo ngang magiging parte ng ating buhay. Magpasa walang hanggan. Papunta tayong church ngayon. Pero... Ang tari ng mga writer natin, agad-agad yun ang script. Agad-agad. Ano? At syempre, patuloy tayo dito sa ating bigay ng opportunity sa lahat ng young active citizens through JCI, through Certified Voice Artist Program, through Voice of the Youth Network, at iba-iba pang mga partner organization. Kaya naman, ako po si Papa Lem, ang inyong Voice Papi, 2022 JCI General Santos Twin Star. Let's continue to inspire her, inform her, and empower her, and celebrate her. And let's lead, empower, and make the move. Together, this is Musika Kababaihan 2022. Thank you guys! Thank you so much! Ay, panoorin natin ang ating Voice of the Youth Network song na VOTY 2021 song. 2022 kasi palagi. And ang ating kababaihan theme song mula sa PCW last year 2021 songwriting contest ng Musikwana, di ba? Songwriting contest. Happy Women's Month 2022! Happy Women's Month! Yes, Happy Women's Month! Bye! Ooh, 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 ooh.
babae ako